Well, mga kaibigan, sa ating studio, kasama pa rin natin mga kaibigan, walang iba kung hindi itong isa sa mga tumutulong sa pamahalaan at upang makarating ang ilang mga teknolohiya sa ating bansa. Hindi lang natutuwa sa Pilipinas, mula pa sa Estados Unidos, sa ilang mga bansa. Kaya panahon na para maramdaman ng mga Pilipino na meron ng pagbabago. Kapiling maninong natin mga kaibigan na sige nung Deo Rilo, magandang gabi po muli sa inyo, Sir Deo. Magandang gabi naman. Interesado ako sa mga ilang mga gagawin pa nating mga proyekto at ilang mga materyales, ano, yung tinatawag na, ngayon ko lang nadinig yung feedstuff eh. Akala ko yung feedstuff eh, yung Meron pa isang bago sa pandinig ko, binanggit niya kanina yung petroleum coke. Yung Coca-Cola lang. Sabi ko, ganoon pa lang yung petrol, may produkto pa lang nabakula yung petrol. Kahit petrol, mayroong petrol. So dito tayo nakapokus na ang unang bahagi natin kanina, tayo nakapokus, ano, focus tayo dun sa paglikha, no, ng power energy sa magitan ng paglikha ng elektrisidad, sa magitan ng mga bagong teknolohiya at bagong mga materyales na ating mga gagamitin, ano. Dito sa maliban dun sa i-refine, kukunin ka nyo sa Canada na napakalaking stock niyan at ito ata yung mga hazardous materials, hindi ba? Ay, hindi naman. Hindi naman. Hindi kayo nakakatakot dito. Kasi itong araw, actually, ito, carbon lang yan. Carbon lang. Carbon. At yeah. Pagkatapos i-refine sa Amerika, meron kayong refinery. Tinatawag na reformulate. Ah, reformulate. Ni-reformulate yun such that naka-compact na siya. Pagdating dito sa labs. Compact, parang marijuana. Naka-bricks. In slabs na siya, pero may mga ano na siya, may mga ibang component. So sa pag sinunog mo, no? Hindi siya magpo-produce ng tinatawag na SO3, SO2. Kasi yung SO3, SO2, gas 'yun eh pag escape 'yan sa atmosphere, magre-react 'yan sa tubig at magiging sulfuric acid, no? Mm-hmm. So 'yan yung delikado. Yan ang nangyayari sa ating coal-fired power plants, uh-huh. Yung luma na coal plants. Yan na, sinusunog lang. Mm. So pati yung mga mercury, mga sa Pangasinan ngayon, gano'n ang sabi na nung na-interview ko yung isa sa mga taga, yung PRO nila sa Pangasinan, sabi niya, meron kami ni smoke arrester. Magaling nga niya yung pagkaka, di ba? Yeah, yung mga electrostatic precipitator siguro yan. Uh-huh. Pero, kung ano lang yan, yung luma na teknolohiya na pinupulverize mo yung coal, tapos yun, sinusunog, delikado yun. So, kapag nandun yung mga inspector ng DNR, patakbuhin yung kanilang teknolohiya, pero pag gawala, ayaw mo na, lumipad na yung mga alipato. Okay lang. So dito, itong i-develop dito, ano presyo naman yan? Kung yan na-reformulate sa Amerika at dadali sa Pilipinas, higit pa rin mas mura kung ikukumpara sa old system ngayon. Mas mura siya kasi sa coal. Sa coal. Mm-hmm. Coal. Yung coal ang gagaling niya sa mga mina sa lupa. Katulad sa mga nakukuha sa Peru, di ba? May mga ano dyan, di ba? Meron tayong, ang karamihan ng coal natin galing Indonesia or Australia, ganyan. Meron din tayo sa Semirara. Kaya lang, yung pag-mine ng coal, masyadong ano yun eh, masyadong, kumbaga, it produces a lot of carbon, tapos nasisira yung ano, yung ating kalikasan. So ito ay higit na mas mura at ligtas pag gamitin. Mas maganda siyang feedstock kasi sa coal. From a practical, for example, yung sinasabi ko kanina ang ash, no, na 10-12%. Maaring maliit yung 10-12%, pero kung gabundok na coal ang gagamitin mo, yung ash mo, yung tinatawag na fly ash, no, nagiging problema yan. Ano yung ash? Abo? Abo. Yung abo. Abo. So yung mga power plants doon sa US na merong ano, gumagamit ng ash, meron silang containment area na kuminsan nabibreach, nasisira, lalo pag umulan.
at pumupunta yung ash na napakarami sa rivers, no? Parang yung palay na nung araw eh may pugon ka, igagatong mo palay, ang labas noon na abo. Itatapon sa sapa. So dito, maliban nuro sa raw materials na sinasabi ninyo, pakikinabangan pa rin ang mga waste ng ating mga local, ng mga city at municipal. Yung municipal solid waste. Solid waste. Yeah, yun naman, gagamitin. Hindi na tayo maghihintay sa kalikasan para mag-degrade yung waste, no? Kasi para magkaroon ng methane or tinatawag nilang biogas or landfill gas. Kasi masyadong matagal yun. So ito, ay i-compact yan, tapos yun ang mismo ang gagamitin yung fuel, no? And dahil nireuse mo na siya, again, green yun. Kumbaga, yun ang magiging fuel mo. Hindi ba kapag yun sinunog mo, ay lilika ng usok at ito'y bawal sa parang incinerator, di ba? Una-una, ang incineration bawal yun sa ating batas. Meron tayong tinatawag na yung teknolohiya, pwede nyo i-google yan, tinatawag na circulating fluidized bed combustion. No? Yan ang bagong teknolohiya ngayon na na-extract mo yung energy ng anything na organic, whether plant yan or animal or waste or coal or petroleum. Okay? Yung teknolohiya na yan, ginagamit niya sa ating power plant dyan sa Cebu, 200 megawatts. Kaya lang, ang kanilang main na fuel, coal. Pero actually, pwedeng, kung ma-condition mo yung fuel, pwedeng kung gumamit ng kahoy, pwedeng kung gumamit ng anything na waste. So, di ba, yung tree, pagkatapos tanggalin mo yung lumber, yung mga pinagsukatan nun, pwede mong gamitin fuel dun sa power plant na ganun. Hindi ba mahal ang teknolohiya o yung machinery na ginagamit dun dyan? Halos pareho lang siya dun sa, no, sa tinatawag na pulverized coal power plant. Kung hindi masyadong malayo, no, ang costing niya. Pero maganda yung kanyang emissions kasi nahihiwalay mo yung mga solid materials. Tapos ang kinukuha mo doon, of course, yung energy, na ginagamit mo yung energy para i-boil yung tubig, mag-create ka ng steam, tapos yung steam naman, yun ang gagamitin mong source ng energy para patakbuhin yung tinatawag turbine. So ibig sabihin, nagagamitin natin turbine yan siya magpapatakbo doon sa mga generator. So, maliban ho dyan, ang problema rin ho natin dito sa Pilipinas, at alam kong meron din kayong study sa mga ganyan, itong produktong petrolyo na ang mabigat na kalaban natin dito, na inaakala ho natin, na kapag dumating daw yung mga new players, magkakaroon ng competition, at mababa ang produktong petrolyo dahil nga doon sa labanan ng mga new players at saka mga old players. Ang nakikita ho namin dito, nagkaroon kutsabahan eh. Ganun din no, kung nagtaas yung isa ng 50, hindi ba kayo 50 ata ang itinas, di ba? Ang diesel. Ang masakit pa dito, ay akala ho natin bukod doon sa mahal na, problema pa rin ho natin ang emission ng mga ito, yung mga usok na nililikha nitong mga produktong petrolyo. Dito sa inyong mga study ba, pwede ba tayong magkaroon ng pagkakataon na makapag-supply ng malinis na gasolina, hindi mabaltot na gasolina, at maayos na takbo ng ating mga sasakyan, hindi tayo nilikha ng lason sa papawirin, tulad ng diesel, unleaded gasoline, at saka mga regular gasoline, kabilang na ang mga kerosene? Yung muna mong tanong, pag-research, yung Tagalog na pagsaliksik. Pwede yung tayo yan. Hindi na namin, it's nasaliksik yan, ginagawa namin yan. Ginagawa na pa ninyo? Dadalhin na lang dito? O meron na? Ganito yan, ideally, okay, kahit saan sa buong mundo, yung configuration ng mga refineries, no, hindi lang sa Pilipinas,
hindi lang sa Singapore but everywhere, ang pinaka basic na configuration, no, or architecture ng isang refinery sa paggawa, for example, ng gasolina, is as that ginagawa nila yung gasolina as that meron siyang component na napoproduce ng napakalaking volume para mura siya as a feedstock to petrochemicals. So for example, yung tinatawag na benzene, toluene, and xylene, no? Yung mga components ng gasolina na yan, feedstock yan sa petrochemicals, no? Pero yan, yan din ang high-octane component ng gasoline. Kaya lang yung benzene, pagka ginugol mo yan, napaka-potent yan as a, as a carcinogenic chemical, no? Kaya sa US, I think dito din, binabaan na yung ano, yung content niyan, no? Yung toluene at saka xylene, mga narcotic yan. Kung nag-fill out yan ng gasolina sa mga kotse natin, yung nalangahap natin na medyo mabango, quote unquote, napakadelikado yun. So huwag niyong singutin yan. Oo. Kaya ako ba naman yung mahilig ako maghugas ng kamay kapag gumagawa ko ng sasakyan ko ng yung gasolina na yan. Ano? Anyway, yung configuration na yan is as that sa mga refineries, yun ang nagiging natural na technology nila para mag-produce ng tinatawag na high-octane gasoline, no? Kasi yung tinatawag na straight-run na component ng petrolyo na tinatawag ay nafta, mababa ang octane nun. So mga 50 lang yan to 60. So ginagawa nila, nireform nila, pero yung nafta, pero in the process, they create... Hindi ba nafta yun ang raw materials? Yan ang galing sa petrolyo. Pag pina-fractionate nila, isa sa fraction na tinatawag yung nafta, no? Ngayon, mababang octane yan. So, nireform nila to make it into a reformate. Ang isa sa mga component ng reformate, yung nga, benzene, toluene, and xylene, yun ang high-octane component ng gasoline. Pero, ano din naman siya, napakamura na feedstock for petrochemicals, no? Now, merong teknolohiya na pwedeng gumawa ng tinatawag na benzene-free gasoline. Ginagawa namin sa US yan, no? Tapos ina-export namin sa England. Walang siyang benzene, wala siyang toluene, wala siyang xylene, halos wala siyang amoy. Hindi siya toxic, pero high octane. Ganyan, 95 to 100 octane. Kaya lang, mga oil companies doon, meron na silang... Hindi ba high octane yung jet fuel? Ah, hindi. Yun nga ang low octane. Ang jet fuel, kerosene lang yan eh. Yung ginagamit sa mga aeroplano, hindi yun pala? Yeah. Kasi yung high octane, ibig sabihin mahirap sunugin sa isang internal combustion engine. Yung kerosene naman, yan ang dapat madaling masunog yan. Ang ano, octane yan, wala pang 50. No? Kaya pag inaluan mo ng... there was a time na mas mura ang kerosene kaysa sa gasoline. So, maraming nag-adulterate ng gasolina using kerosene. Ang problem, kaya nagkaroon tayo ng batas, and I think until today, na it's a criminal offense to adulterate your fuel, no? So, unfortunately, ginagawa din nila yan sa refineries, no? Yung tinatawag na waste product ng tinatawag na fluid catalytic cracker, na ang main product is olefinic gasoline, no? Isang gasoline na high octane. Meron silang side stream or waste na yun na tawag doon light cycle oil. Mataas ang octane noon, pero mahirap sunugin sa diesel engine. Kaya lang, ang kanyang viscosity masyadong mataas, so hindi pwedeng ihalo sa gasolina. So hinahalo nila yan sa diesel. Kaya yung diesel natin umuusok dahil dyan. Ngayon ang mga oil companies, lalong-lalo na noon, laging biniblame yung mga may-ari ng sasakyan na diesel dahil nga daw hindi kinakalibrate. Hindi daw maayos ang calibration, well, that, yung mga fuel injection. That could be true, no? Pero ang main culprit niyan, yung diesel quality. As a matter of fact, yung materialis na sinusunod. Time and again, we have proven, and meron kaming video niyan na wala kaming ginagawa sa engine, ang ginawa lang namin, pinalitan ng diesel na walang halong light cycle oil. Wala kaming ginawa sa engine. Saraw pa ata yung ginamit yung sample nun, ha? Yung papaseron jeep. Hindi ko na alam. Nakita ko papaseron jeep eh. Pero
walang usok after using a diesel na walang light cycle oil. Mm. Ang problema sa light cycle oil, hindi lang yan na mababa ang cetane. It's been high octane siya, mahirap sunugin sa isang compression engine like diesel. No? Yan ay tinatawag na deposit precursors. Ibig sabihin nun, habang ginagamit mo yun, over time, nagkakaroon ng deposits yung fuel injectors mo. Pag ang fuel injectors mo barado, ay yung tinatawag na fuel atomization, hindi na uniform. Pag hindi uniform yung fuel mo, mahirap sunugin yun. So, ibig sabihin so usok yun. Yan. So, saan yun? Dito sa lumang diesel natin ginagamit? Itong mga binibenta ngayon sa Barangay Kato. Yeah, hindi lang yan sa Pilipinas, no? Kasi baka magaling sa atin ang Petron, ano? Kasi yung Petron, may fluid catalytic cracker yan. They produce light cycle oil. Ang light cycle, hinahalo nila yan sa tinatag nilang straight run diesel, no? Siguro pag may tumawag dyan na taga-Petron na marunong sa refining, pwede natin sagutin yan. Mm. Ginagawa din yan sa Singapore, ginagawa rin sa US. Yung sinasabi nilang low sulfur o ultra clean diesel doon, ibig lang sabihin noon ang kanyang sulfur content mababa. Pero meron pa rin yan na ano na component ng light cycle oil. Kaya over time, dahil ang light cycle oil is a deposit precursor, ibig sabihin, pag matagal mong ginagamit yan, magkakaroon ka ng deposits of fuel injectors mo. Mm-hmm. Kahit na okay yung fuel injectors mo, pero may bara, hindi magiging maganda ang sunog ng iyong diesel. Kaya ang resulta nun, usok. Kaya ang doon sa aming demo, ang ginagawa lang namin, naglalagay ang diesel na ginagamit, yung walang halong light cycle oil. And meron kaming nilagay na additive. Hindi, yung tinatawag na detergent. Mm-hmm. Na dinidissolve yung kwan, yung deposits. So pinatakbo muna doon sa ginawa namin sa UP, pinatakbo lang namin yung jeep na apat na beses around the campus. After four times na ikot, wala na yung usok. Wala na yung usok. Nakita mo yun. Nakita ko sa video. Nakita ko sa video. Ang nagkasalita pa rin na parang reporter, babae. Napamangkin ko yan. So, ibig sabihin na, hindi siya gas na pwedeng alternative source ng fuel na pwedeng gamitin. Kung hindi, may nahalo lang. Hindi. Yung fuel, yung diesel, walang halong light cycle oil. Walang halong waste. Yan ang ginamit namin. Yan ang ginalo. So, ibig sabihin, meron tayong refinery na gumagawa nun. Ang Petron gumagawa nun, kaya lang, hinahaluan ang light cycle oil. Ah, ganun. Ang Singapore, ganun din. Kahit sa US, ginagawa din yun. In fact, saan tayo makakakita nung ano? Wala. Wala tayong makita nun. Wala. Hindi pa natin magagawa rito yun. Pagka kinirequire ng gobyerno ang Petron na magbenta sila ng unadulterated, yung sinatawag na straight run diesel, kahit mas mahal pa siya, it will be worth it, no? Kasi matatanggal yung usok ng ano. Meron akong tinignan sa inyong internet. Ano yung biocene? Biocene, ha? Biocene resources Isa sa mga companies namin. Kakala ko naman, biocene, it is a name of fuel na bagong produkto. Ano lang yun, isa sa mga subsidiaries ng aming company. So sa Makatwid, paano kami makakakuha ng diesel na hindi na uusok ang aming mga sasakyan? Actually, yun aming ninegotiate sa dito sa Pilipinas, kausap na namin ang PNOC-AFC. Subsidiary yun ng PNOC. AFC means Alternative Fuels Corporation. Kausap na namin si Dr. Dante Canlas at yung kanyang president. I-follow up nila siguro namin kasi sila ang mandated to make available yung tinatawag na renewable fuels or alternative fuels. In this case, gagawin namin biodiesel. Ang ibig sabihin sabihin nun, naglagay ng mga a few percentage ng ano ng methyl ester, no? Tapos ang tawag na doon biodiesel, no?
since mandated yung PNOC-AFC to make available yung ganong klaseng fuel, silang kausap namin, pero medyo mabagal ng konti. As a matter of fact, halos... Ano yung magiging mura siya? Mas mura siya. At wala siyang, environmental friendly? Wala siyang life cycle oil. Kaya pag gamit mo, walang usok. Ah, so napakaganda pa rin. Ang C10 is around 55. Paano ba ang presyo naman noon? Mas mura siya kasi ano, well, meron kaming process na hindi siya mataas ang processing cost. 5% ang pwede bang pero ang materials niya natural gas din. Ah, hindi. Sa US kasi maraming tinatawag na light oil, no? O yung kasi sa US ngayon na mayroong tinatawag na second oil revolution. Saan ang gagaling yung mga second oil revolution na yun? Ibig sabihin, marami na ngayong oil na nanggagaling sa shale formation, no? Uh-huh. So, karamihan doon, there's an oversupply actually ng light crude oil sa US. So kami mayroong teknolohiya na nakagawa kami ng diesel out of that. Mm-hmm. Na hindi masyadong mataas ang cost of refining. Mm-hmm. So, but in the process, hindi namin nalalagyan kasi wala kaming tinatawag na waste product katulad ng light cycle oil. Mm-hmm. Wala kaming process ng fluid catalytic cracker unlike Petron, unlike Shell and the others. Most oil companies, na yung mga refineries nila, in order to maximize the production of diesel and gasoline, ang ginagawa nila, kinakrack nila yung tinatawag na gas oil, no? Mm-hmm. As in a fluid catalytic cracker. Ang waste material noon is light cycle oil. Ang iba doon magagalit sa akin pag sinabing light waste material yun. Pero technically, it's a waste product of olefinic gasoline production, technically. But by definition under a law, pag naghalo ka ng material that will reduce the quality of the fuel, and get a lower cost, ang technically ang tawag doon, adulteration. So, nagdadagdag ka, no? Nagdadagdag ka ng murang... Nangangabit ka lang ng ano? Nagdadagdag ng murang component, at ang resulta is to degrade the quality of your original fuel, legally speaking, under our laws, that's adulteration. Huwag muna kayong umalis, bigyan nyo pa ako ng mga 5 minuto o 10 minuto. Ano, sapagkat hindi ko pa rin makuha kung tayo magkakaroon ng alternative yung fuel para kalaban itong tatlong kumpanyang ito na mas mura, mas environmental friendly. Walang pahinga. Sa inyong mga tanong, meron dito ha, meron bang may tutulong sa lumalalang global warming sa buong mundo ang inyong mga tinatalakay? Mamaya, kasagutin yan. At meron pa rito, ano yung sabi ni Rubel Calibara dito? Yung merong mga text dito? Kung gusto nyo mag-text, ano, 0921-716-0969. Tayo po'y nationwide na napapakinggan. At tayo po'y napapakinggan through internet. Sulat lamang yung www.aguilnews.ph. At pagkatapos, click nila yung Radyo Agila. Mapapakinggan tayo direkta. Ayun. Sa Russia, pwede? Pwede. Sa Saudi Arabia, pwede? Pwede rin. Ang pinag-aralan lamang kung paano tayo mapapakinggan sa buwan. Sige. Abay, siguro mga kaibigan, ano, actually, yung mga terms na mga ginagamit, ano, ako'y sumakayo ako ng barko, eh. Ang barko sinakyan ko ay chemical tanker na mahabang panahon din, eh. Stall tanker, ang mga dala-dala na yung mga chemical dun, eh. E, biro nyo, ang barko na sinasakyan ko, eh, kung ilan ng tanke, napakarami mga tanke dun. Merong bensin, pag sinabing bensin, ako, delikado yun. Delikado, pag tumamaro sa katawan mo yun, cancer ang aabutin mo. Merong caustic soda, kung ano-ano mga chemical, pero ako ay hindi po nag-aral ng chemical engineer. Wala ko tayong nalalaman. Kumbaga sa ano, sampay bakot lang ko tayo sa mga ganitong mga termino. Ano? Ito, sagutin muna natin. Meron bang may tutulong sa lumalalang global warming sa buong mundo ang inyong mga pinag-uusapan? Sagutin po ninyo. Sa ngayon, ang in the context of the global warming debate, no,
short term itong solution natin. Basically, for every liter of, let's say, gasoline na mapuproduce or diesel na mapuproduce out of our what we're doing now, that's 1 liter na ng petrolyo na hindi na nanggaling sa crude oil na hindi magagamit. Yung bali yung finished product na product namin parang yun eh halos carbon neutral siya kasi nagamit na kasi yung ano eh nagamit na yung raw material once. So ang gusto lang naming i-ano ngayon i-focus masolve muna yung problema ng Pilipinas, yung power crisis problem lalo na sa 2024. Okay, wala muna tayo dito sa mga produkto petrolyo. Yun nga, kasama na rin yun. Kasama na yun, no? Pero in terms of global warming, ito hindi ko ma-discuss sa congressman natin, ano? Pero ang tunay talagang ano niyan, on the long term, no? Ang tunay talagang solution diyan ay gumawa ng tinatawag na carbon free o totally carbon neutral na mga produkto. Kaya ba yun? Kaya yun. Ito ba tulad ng tanong, yan o bang technology ang pinag-uusapan nyo, yan o ba ginagamit na sa ilang mga mauna naman sa tulad sa Amerika kung saan naniraan si Ginoong Rilo? In a small way, they do, no? Masyadong ano, lalo na sa Germany. Bigyan ko lang muna kayo ng konting story dyan, lalo na sa Germany. No? Sa Germany, napakataas ang tinatawag nilang per capita consumption ng coal. Okay? Kasi marami sa ng coal, yun ang ginagamit nilang pang generate ng electricity. So, yung electricity nila, mura. So nakakagawa sila ng mas mataas na high value items ng mga produkto. Katulad ng Mercedes-Benz, no? BMW. Tapos katulad ng sa atin, binibili natin 'yon. So they generate a lot of dollars. As a result, ang ginagawa nila, meron silang PR campaign na sinusubsidize nila yung kanilang mga renewable fuels and power, no? So halos binibigyan na ng libre yung mga solar panels to the point na sometimes during the tinatawag na low peak demand ng electricity, marami silang electricity coming from the solar panels and the wind and so on. So ang ginagawa nila niyan, so ang ginagawa nila niyan, yung electricity, no, ito high school chemistry lang ito, electricity, ginagamit nila para mag-produce ng hydrogen out of water. Okay, ang process na tinatawag na electrolysis, no? Yung hydrogen, no, ginagamit nilang raw material para i-methanate, yan ang word doon, methanate, ang process methanation. Methanate yung carbon dioxide. Okay? To become methane. Yung methane na yun, yun ang natural gas. Natural gas. Okay? So sa Germany, ginagawa nila in a small way. As a matter of fact, meron silang parang gas station doon na yun ang process. Yung electricity, merong gas station na naggumagawa ng right on the spot, methane, tapos yun ang kinocompress para gamiting fuel ng mga vehicles running on CNG or compressed natural gas. Pero galing muna yung sa electricity plus carbon dioxide. Kaya yung sinasabi kanina ni Congressman na meron kaming carbon capture and reuse. Dahil yung carbon dioxide na mapuproduce namin as a waste material, ika-capture namin yun tapos gagamitin raw material in the methanation process, no? Yung carbon dioxide plus H2 magiging CH4 or natural gas. Ang tawag namin substitute natural gas kasi methane pa rin siya pero na manufacture. So yun ang sinasabi niya kaninang reutilization. Yung ano ba eh, pag pinag-usapan ng methane, ano, yung mga Pozo Negro hindi ba pwedeng maging methane gas yung nandyan? Ano ibig sabihin ng Pozo Negro? Ano yung Pozo Negro? Yung septic tank? Di ba yung mga dumi? Di ba minsan? Tago sa digesters. No? Kaya lang, matagal na process yun. Mas matagal na. Matagal na process yun. Ito mabilis. Yung methanation na sinasabi ko, mabilis. At saka ang raw material mo, carbon dioxide.
kaya pwede kang mag-capture ng carbon dioxide tapos gamitin mong raw material para gumawa ng substitute natural gas. Oh, ito sa mga tanong pa rin, bakit po sa Mindoro napiling lugar para ilagay yung refinery? Eh, dahil yan kaya na eh. Two main reasons, no? Na-convince ako ni Congressman Namali na doon gawin at saka doon ako lumaki sa Mansalay, Oriental Mindoro. So, Sir Joey, habang wala pang refinery, ano ang pinakamadaling produkto na pwede rin agad madala at magamit dito sa Pilipinas, Ben Calibara ng Cavite? Well, marami kaming produkto na proven na commercially dito sa Pilipinas. Of course, sa buong mundo, kaya lang sa Pilipinas, commercially proven din siya. Yung tinatawag naming DMX, no? na maganda ano siya. Ano yung lube oil? It's a series of products, a line of products, starting from oil additive to engine oils to fuel additives na nakaka... Una-una, kung gamitin mong oil or additive sa engine oil, nakapagpahaba, nakapag-extend ng oil drain. Nakita ko yung ginawa niyo pag-testing dyan eh. Nung meron kayong ginamit na unang oil, masyado siyang maingay, tsaka yung friction, masyadong malaki ang friction niya. No? Yung gas-gas, pag sinabi friction, yung gumagas-gas. Pero nung ginamit niyo yung, ginamit yung DMX, DMX dash DMX DM dash X. DM. Ano lang yung trade name lang for a series of products. Naging pino yung takbo. Yeah. Maraming mga ganong klaseng additives. Ang pagkakaiba lang sa amin alkaline, yung iba acidic. You don't want to put acid in your engine. Pag sinabing alkaline eh, walang acid, di ba? Calcium carbonate yung kanyang parang siya din eh. Si Kaplanas, di ba? Hindi mo nga pinapainom sa atin na alkaline. Kaya ngayon, wala na akong ka-acid-acid eh. Dahil sa alkaline. Ganun ba yun? Abisa pa rin ngayon sa sasakyan? Yeah, in nature. ginagamit lang yun as, kumbaga, an agent to smoothen yung surface ng metals kanya. Yun lang ang until today, yun lang ang alkaline na product na merong tinatawag na extreme pressure performance. Yung iba gumagamit sila ng tinatawag na chlorine. So ang chlorine pagka nilagay mo yan sa engine chlorine, oil, di ba yung nilalagay sa swimming pool? Ay, iba naman ito. Chlorinated hydrocarbons. So, yung hydrocarbons, nireact nila with chlorine, tapos yung chlorine, pag nilagay mo sa engine oil, nagre-react siya sa metal, tinatawag na ferric chloride, yun ang nagiging tribochemical film. Pero yung sa amin, walang chlorine, kasi ang chlorine, nagiging hydrochloric acid, pag may tubig. Meron pang tanong, bakit ngayon lang po lumutang si Mr. Rilo? Matagal lang naghihirap ang Pilipinas. Dapat noon pa. Noon pa rin talaga ako noong 1990s. Kaya lang nagkaroon ako ng mga death threats. I had to leave the country. Bakit okay lang? Maraming NPA bang umahanting sa inyo? Hindi, kabigyan natin yan. Ako yung unang nag-introduce ng unleaded gasoline dito. At that time, unleaded ibig sabihin walang lead yung mga gasolina. Dahil yun ang lumalang, pag nalanghap po yun, medyo delikado sa kalusugan ng tao. Oh yeah, yung lead, tetraethyl lead, napaka-ano yan sa brain. Paano, na-discovery nyo na nga, may death threat pa kayo. Doon siya nagka-death threat. Doon ako nagka-death threat dati. I had to leave. But anyway, okay lang kasi mas marami akong natutuhan sa ibang bansa. Hindi lang sa US, but around the world, no? Na pwede natin gamitin ngayon. Kahit na nung early 2000, na-demo ko na rin yung diesel na walang light cycle oil na yun ang solution para matanggal yung usok natin dito. Nakuhunan pa nga ng video yun sa ABS-CBN. Huling tanong, saan po ba connected sa kasulukuyan si Ginoong Deo Rilo? Sa Estados Unidos ba o sa Canada? Connected kong kumpanya. May kumpanya ba kayo ron? Meron akong company. I'm not employed. I own the company. So may sarili kayong kumpanya.
hindi ako magiling maging empleyado. Kailangan na magaling kayo na maging boss. Anyway, paano yung yan, Joe? Nung na-discover ni Ginong Rilos yung unleaded. Rilo. Rilo, ang dami naman doon. Nagkaroon siya ng death threat, diba? Paano po itong na-discover mo ngayon kung magkaroon ulit? Marami na akong mga kaibigan dito in very powerful, you know, position. So, hindi na siguro mangyayari. Kung meron siyang death threat, ayaw naman si Jaime, pag-guardian natin si Jaime. Alam mo si Jaime yan, lima na pinatay niya. pinatay na lamok. Ay nako, no, kailangan nun natin ng ganitong mga uri ng mga tao na dapat magmalasakit ito sa ating bansa. Dahil kung pera lang ang pag-uusapan, no, mga kaibigan, itong mga ganitong tao, tulad nga ni Ginong Deo Rilo, ang sarap-sarap ng buhay nito sa Amerika kung tutuusin mo. Pero dahil, tama ba yung aking pagkakaintindi sa kwento ni Ate Jenny na kayo'y dumating dito para panahon na para magkaroon na ng tunay na pagbabago, hindi yung laging sinasakala mga Pilipino. Ibig sabihin sinasakala mga kaibigan uutot lang yung hari ng Saudi magkaroon na sila ng problema, tumataas ang gasolina. Kikidos lang yung mga Lopez at saka mga Aboy kasi mataas kagad na, sasabihin lang nila na may kami nagdinis ng pabrika, bakit ba tataas na kagad ang Meralco, di ba? O di ba nagkasunod-sunod na tinakot tayo nun di ba? Na kung walang humarang nun talagang tuloy-tuloy ang pagtaso ng elektrisidad natin dito sa ating bansa. Ito na ba talaga? Tama daw yan. Napakinabangan ng ibang bansa yung inibento ni Ginoong Rilo. Panahon naman daw, ba't Pilipinas naman yung makinabang? Baka naman kayo opera ng mga Aboites at saka mga Lopez Wala ba kayong balak lumipad sa kanila? Mahirap akong bilhin kung magbibili man. Pero pwede natin, actually, plano namin makipag-deal sa kanila. Kasi players na sila At kailangan nila ng natural gas, no? Mm-hmm. So, kung meron silang power plants running ng natural gas, kailangan nila. Kaso, nakipag-ano sa kanila, nakipag-merge, ano? Nakipag-tayap kayo sa kanila, baka didiktahan tayo ng presyo, yung hindi kaya ninyo na mapababa ang kuryente. Alam naman, maraming tulad ng mga kooperatiba di umano. Di ba? Yung umeko lang, di ba? Kooperatiba nagtapatakbo niyan. Di ba, ang mga nanunungkulan lang diyan, 'yan ang mga yumayaman. Di ba? Diyan sa Batangas yung Batelco. Kapag kooperatiba pinag-uusapan, ang may-ari ng kooperatiba, yung mga miyembro, sino yung mga miyembro? Di yung mga consumer mo. Hindi ba bawat singil mo nagbabayad sila ng membership sa kooperatiba kasi bawat singil diyan, bawat kilowatt sa na binabayaran nila, merong nakalagay doon na sila'y nagbabayad sa kooperatiba. Pero ang may-ari lang ng kooperatiba na dapat sana ang mga consumers o mga kaibigan, pero ang mga nagme-may-ari, yung mga nagpapatakbo sa kooperatiba, tama po ba ako? Meron kayong paglaro na ganyan? Hindi niyo pa alam yan. Ituturo ko sa inyo. Hindi ako masyadong familiar sa local. Sa korupsyon. Hindi ko kayo familiar yan. Anyway, maraming salamat po. Sa mga darating pang mga araw at para wag nang makalimutan naman ng ating mga kababayan at ng ating mga mambabatas na mayroong ganito ng mga teknolohiya na pwedeng gamitin sa ating bansa para naman ay makapagbigay ng murang serbisyo ng kuryente, malinis na serbisyo ng ating mga environment. Lagi namin kayong iimbitahin sa inyong mga libre pagkakataon na Ginoong Rilo. Yeah. Aha. Yeah. I'll be happy.
Haba na sinabi ko, may chill lang ang sagot. Yan lang. Ay, binabati ko natin mga kaibigan si Ate Jenny Rilo, ano, ang pinakamagandang kapatid. Isa lang mo ba kapatid yung babae? Dalawa? Ano, siya ho ang presidente ng... Ako ay, anong tawag doon? Taga-Mindoro. Ako'y taga-Mindoro ako. Taga-Mindoro ako, movement. Ba yun? Movement. Movement. Ibig sabihin na... Asama dyan si Ruben Calibare, no? Yes, board of, si one of the Calibare, board of directors. Sa mga mayaman sa Mindoro. Ang daming mga pananim na mga ano yan, mga lansones. Ha? Kahit isa, wala pa ako natitikman. Ruben! Sir, maraming kausap kayo. At least kahit hindi namin na kabisado ang mga terminong ginagamit ninyo, pero marami ho tayong mga kababayan na nakakaintindi ng kanilang mga kahirapan na posible na. Ito na ang kasagutan. Congressman, ay Senador Romali! Ah, kami pagka nangyari yan, magiging magandang legacy yan ni Congressman Romali. Oo, ay siyempre sa tulong ni Sir Deo. Maraming salamat po sa pangalan ng ating mga Aguila reporters na pinangungunahan ni Fred Rulioda, Si Crisio, at si Brian Zamora. At kasama natin mga kaibigan sa pangalan ni Jaime Malayo at ganoon din mga kaibigan na si Joanna Lim na nagulat sa ating pinakauling kalalagayan ng dalawang trapiko. Si Jojo Suri Santos ang ating technical, ang ating production assistant. Samantalang si Jim Ramos ang ating engineer. Kami naman po mga kaibigan ninyong nakasama sa Himpapawid. Ganto Pablo po, nagsasabing dagang salamat, may buntag Pilipinas. At ako naman po si Joey Dison, magandang umaga Pilipinas. Thank you sa programang... Thank you. Okay naman o. Handle mo. Ano, hindi lang...